Hi, today we're making chicken cordon bleu with mushroom sauce. So medyo sosyal ang tingin ng ating lulutuin ngayon. My ingredients natin for our chicken cordon bleu with mushroom sauce ay skinless boneless chicken breast halves, 4 slices ng cooked ham. So what I'm using here is honey ham. We also need Swiss cheese or any kind ng sliced cheese. We also need panko breadcrumbs. So ito yung Japanese breadcrumbs na tinatawag. We need 2 eggs. We also need a tablespoon of butter divided into 4. And salt and pepper. So yan yung mga ingredients natin for our chicken cordon bleu. Ngayon, para naman sa ating sauce, we need 1 small can ng cream of mushroom soup, 1/2 cup ng sour cream, and 1 tablespoon ng lemon juice. So ang una natin gagawin is ipaplate natin yung chicken breast. So what I have here is my sangkalan or chopping board. Ngayon, binalutan ko siya ng cling wrap or plastic wrap, and then ipapatong natin sa ibabaw niya yung ating chicken breast. And then sa ibabaw ng chicken breast natin, papatungan pa natin ng isa pang piraso ng cling wrap. Next, we're gonna get a meat mallet or pupwede rin naman yung inyong rolling pin, and then ipa-flatten natin or pupukpukin natin yung chicken hanggang ma-flatten siya. Chicken breast. Ngayon, kailangan na thickness natin dito is about 1/4 inch. Ngayon, ingatan nyo lang yung pagpukpok nyo sa chicken kasi baka ma-tear yung laman niya. So, kailangan buo yung ating chicken breast pagka natapos tayo na pukpukin siya. So, gagawin lang natin yan doon sa lahat ng ating chicken breast. Ito na yung last na chicken breast na na-pound natin. And then, what I have here is yung itlog. Nilagyan ko siya ng konting water and then binati natin. So, we will season the chicken with a little bit of salt and pepper. So both sides. And then i-dip natin tong ating chicken breast doon sa ating egg. So what I have here is a cookie sheet. So lalagyan natin siya ng ating panko breading. And then, ilalagay natin sa ibabaw niya yung ating seasoned na pound na chicken breast na dinip natin sa egg. Then, maglalagay tayo ng isang slice ng ating ham at saka isang slice ng cheese. Pound natin yung sides ng chicken natin at iro-roll natin. Yan. So, pag na-roll na, isa-secure natin with a toothpick. Yan. So, ito na ngayon yung ating cordon bleu. Tuloy lang natin yan hanggang ma-roll natin lahat ng ating chicken breast. So, dito natin lulutuin yung ating cordon bleu. Bali, this is a cookie sheet na nilagyan ko lang ng aluminum foil sa ibabaw para madali natin linisin. So, isprayan natin siya with cooking spray. So, kung walang cooking spray po, pwedeng i-brush nyo na lang with butter or margarine yung ibabaw niya. Ilay natin yung na-roll up natin na chicken sa ibabaw niya. At this point, pwede natin to i-bake or kung hindi pa time para lutuin siya, lagyan nyo siya ng cling wrap sa ibabaw and then i-refrigerate nyo muna hanggang dumating yung time na kailangan nyo na siya lutuin. So it's almost dinner time at lulutuin na natin yung ating chicken cordon bleu. So i-pepperheat natin yung ating oven to 400 degrees and then sa bake. So before natin isa lang yung ating chicken sa oven, lalagyan natin ng butter sa ibabaw.
Yan, so ready na tayo ngayon na i-bake yung ating chicken. So mainit tayong oven natin, ready na tayo ilagay yung ating chicken cordon bleu. So lagay natin sa middle rack. So we will bake our chicken cordon bleu until it is no longer pink. So from time to time, tisipin nyo rin yung inyong cordon bleu and then ita-turn nyo siya para even yung pagkakaluto niya. Yan, so balikan natin. So kasama-samahin natin yung ating cream of mushroom soup. Ating sour cream. Yung ating lemon juice. So, imi-mix natin to together. So, kung walang lemon juice, you can use calamansi or kung ayaw nyo naman, i-omit nyo na lang. So, kung masyadong malapot para sa inyo, you can add a little bit of water. Yan. So, isasalang lang natin to sa apoy hanggang kumulo siya. Yan. So, heated through na itong ating sauce. So, pwede na nating patayin yung apoy. So, iinit nyo to just before serving the chicken. Natin yung ating cordon bleu. Hindi na pink yung chicken natin. So, pwede na natin itong hanguin. So, yun yung ating chicken cordon bleu. So, this is actually a French recipe. So, before nyo siya hiwain, siguraduhin nyo na tatanggalin ninyo muna yung toothpick na ginamit natin pang secure kanina sa kanya. And then, hiniwa natin siya na parang yung embutido. Tapos, nilagay natin sa isang serving platter and then tinap natin with our sauce. So, simple lang gawin, di ba? Medyo social ang dating niya, pero actually, madali namang lutuin at saka konti lang din yung mga ingredients na ginamit natin. So, sana nagustuhan niyo itong ating video at sana i-try niyo itong ating recipe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit.